For me, this is so creepy. Hindi ko pa din ito makalimutan kahit na 2 years na ang nakalipas. Natrauma yata ako. Bata pa lang ako, hindi na ako naniniwala dyan sa mga sinasabi nilang multo-multo. Naniniwala kasi akong to see is to believe. And I saw it. At ngayon, naniniwala na ako. It all started when mag-isa lang ako sa bahay. Saturday noon at walang pasok. Sila mama nasa Batangas. Kasal kasi ng pinsan ko at hindi ako makasama kasi madami pang projects na gagawin. So 2 a.m. at finally, natapos din. So umakyat na ako ng kwarto ko pagkatapos ayusin ng mga gamit. Hindi pa ako dinadalo ng antok. Kaya nag-cellphone muna ako. FB, ganun. Pero na low battery kaya chinarge ko muna. And ang ginamit ko ay yung tablet naming magkakapatid. Nakahiga lang ako nun. Naka-straight and then nakadantay ang mga paa sa unan sa gilid. Yung tablet nakapatong sa tiyan ko. So ayun, scroll sa Facebook. Nang biglang namatay yung tablet. Kitang-kita ko sa screen ng tablet namin yung babaeng puting-puti na purong puti din ang mata. Nakaupo sa gilid ko na parang nakikisilip siya sa pag-Facebook ko. And when she looked at me, sa sobrang takot, nabitawan ko ang tablet at tumingin sa likod ko pero wala. And then when I look at the tablet, again, this time, buong mukha na niya nakita ko, smiling at me. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka rin makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page, yung link nasa description, kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month, napakalaking tulong na po.